Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nahabag ka, Panginoong Diyos, sa amin na lumakad sa kasalanan dahil sa paglayo sa iyo, Panginoong Diyos. Ang Panginoong Hesus ang kumuha sa halip na kami ng kahatulan ng sumpa at puot na dapat naming tanggapin dahil sa kasalanan. At hinugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo na dumanak sa Panginoon, at ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin na wala kaming anumang ginagawa. Binigyan mo po kami ng mapagpalang pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos, kaya nagpapasalamat po kami at ibinabalik ang kaluwalhatian sa iyo, Panginoong Diyos, dahil sa lahat ng iyong biyaya. Sa oras na ito kami na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, ay nagpupuri sa biyaya at pag-ibig mo, Panginoon, nag-aaral ng iyong salita, nagkakaroon ng fellowship kasama ka, Panginoon. Sa Panginoon na kumikilos sa amin, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay at bigyan mo po kami ng sapat na biyaya ayon sa kinakailangan ng bawat isa. Ang maraming mga iglesia sa buong mundo, iniingatan nila ang kanilang pananampalataya at nangangaral sila ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, ingatan mo po sila sa espiritual at pisikal na aspeto. Pakiusap, kumilos ka po upang may sakatuparan ng iyong dakilang gawain, Panginoong Diyos, na nag-aakay ng maraming mga nawawalang mga kaluluwa tungo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatutuo sa ebanghelyo ng Panginoon. Magsisimula na po ang summer retreat pagkalipas ng ilang mga araw. Talagang umaasa po kami na ang summer retreat po ay magiging dakilang kagalakan at kaluwalhatian sa iyo, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng banal na gawain na ninanais mo na maraming mga kaluluwa ang maligtas habang nagkakaroon kami ng isang isipan at isang kalooban na nangangaral ng ebanghelyo. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng mahihirap na mga bagay sa mahabagin at makapangyarihang mga kamay mo, Panginoon. Nawa ikaw po, Panginoon, ang personal na mamuno at kumabay sa amin. Alagaan mo po ang mahihina at maging ang mga may sakit. At bigyan mo po sila ng biyaya at palakasin mo po sila upang hindi sila magkulang sa paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos, at upang maipangaral nila ang ebanghelyo at magawa nila ang mga bagay na ipinagkatiwala mo, Panginoong Diyos, sa mga natitirang buhay nila na ibinibigay mo po, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, naway maunawaan po namin ang salita mo, Panginoon, at ang iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos, na nais ihayag sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Marcos chapter 2. Marcos chapter 2, mula verse 1 hanggang verse 12. Marcos chapter 2, simula verse 1. Mark chapter 2, mula verse 1. Nang siya'y magbalik sa Capernaum pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigahan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos?"
Pagkabatid ni Jesus sa kanyang spirito na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali, ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan," sinabi niya sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Anupat namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito?" Nagpunta po ako sa summer retreat sa Western America na ang sentro ay nasa LA Church. Kasama ko po ang ibang mga elders at mga brothers. Masigasig na nangangaral ang mga churches natin sa Amerika ng ebanghelyo sa mahirap na sitwasyon. Kinagpapasalamat ako ng marami at nagagalak sa pamamagitan ng paniniwala na maraming mga tao po na nagtipon at nakinig ng salita ang naligtas sa summer retreat na ito. Sa Amerika po, maraming mga tao ang nakatira doon ng may iba't ibang wika. Kaya nga may 4 na Bible seminars sa wikang Korean, English, Spanish at Chinese. At may mga Bible seminar din kung saan nagtitipo ng mga tao na may translator ng wika. Alam niyo po, Amerika dati ang nagpadala ng mga misyonaryo sa mundo. At nangaral ng ebanghelyo ng aktibo ang Amerika noong unang panahon. Pero ngayon, naiba na po. Napakadalang na po nilang magpadala ng mga misyonaryo sa ibang bansa. Nalulungkot ako dahil ang gawain ng kaligtasan ay unti-unting nawawala sa Amerika dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at mas nagiging magaan ng buhay nila. Pero sa tingin ko, marami pa rin mga Kristiyano sa Amerika kumpara sa ibang mga bansa. Ngayon po, nasa 55 milyong katao ang gumagamit ng wikang Spanish ang nakatira sa Amerika. Halos pareho po ito ng populasyon dito sa Korea. Karamihan ay mga Meksikano at tinatawag silang mga Latino. Kaya ngayon ang mga pastors natin ay talagang nag-aaral ng wikang Spanish at nangangaral ng Ebanghelyo at maraming mga tao talaga ang naliligtas. May 200 Latino brothers and sisters tayo at 100 Korean brothers ang nasa LA Central Church. Kedoble ang bilang ng mga membrong Latino kaysa sa mga membrong Koreans sa atin pong LA Church. At sa ngayon, ang summer retreat ay ginanap sa Santa Ana na nasa timog ng nabahagi ng LA. Naroon po ang LA Central Church. Maaari na tayong magdaos ng summer retreat doon dahil may malaking gusali na doon. At ngayon po, ang ating church na nasa sentro ng LA ay nagtitipon sa pamamagitan ng pagbili ng isang malaking church building. Napakahirap pong bumuli ng gusali sa Amerika, pero pinahintulutan tayo ng Diyos na makabili ng maayos na church building. Kaya nga ngayon, nagtitipon sila doon pagkatapos po nilang ayusin yung gusali. Ang LA ang pinakamalaking syudad. At ang syudad na ito rin ang may pinakamalaking populasyon sa Amerika. Ang LA ay talagang malaking syudad. Pero hindi ko po alam kung ano ang eksaktong populasyon nito.
Siyempre po, mas malaking syudad dito kaysa sa Seoul dito sa Korea. Kaya kung masipag tayong mag-i-evangelize na may isang isipan na gustong magtatag ng maraming mga churches o iglesia sa LA, magkakaroon tayo ng malaking gawain ng pagliligtas sa Amerika sa katapusan ng panahon. Kaya kung masigasig tayo, talagang darami ang mga churches doon po sa Amerika. Ngayon, may higit na 20 churches tayo sa Amerika. Inaasahan natin na magkakaroon ng dakilang gawain dahil ang mga pastors natin, ginagawa nila ang lahat ng makakaya upang mag-evangelize. Alam niyo po, bigla na lang mainit ang panahon at ang bilang ng kaso ng corona ay saglit na bumaba ng kaunti. Ngunit, nito lang ay nadagdagan uli ng paunti-unti. Kaya kailangan nating maging mas maingat. Kahit na isang alalahanin ito, pero ang summer retreat ay magsisimula pa rin gaya ng ating naplano kahit sa mahirap na sitwasyong ito. Nananalangin tayo sa dakilang gawain ng Diyos na magliligtas muli ng napakaraming mga tao. Sa pamamagitan po ng salitang ating binasa, malalaman natin na may mga taong nag-akay dito ng isang tao kay Kristo. Sa gawain ng Panginoong Hesus na nagliligtas ng mga makasalanan. Kaya nga, nagpasya po ako na ang pamagat ng ating sermon ngayon ay ang mga taong nag-akay ng makasalanan kay Kristo. Dito po sa Mark chapter 2, sa verse 1, nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Sa verse 2, maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. Ibig sabihin, na maraming tao ang nagtipon-tipon doon. At dahil sa dami, wala ng lugar. Maaring kahit saan man magtungo si Jesus noon, sumunod din ang maraming mga tao. Kaya sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay wala talagang panahon na magpahinga. Gaano kaya kahirap ang bagay na ito? Ipinangaral ni Jesus ang salita ng Diyos. Siya ay nagpagaling ng mga may sakit at tumulong siya sa mga mahihinang tao sa loob ng 3 at kalahating taon nang walang pahinga. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo. Kaya dito sa Mark chapter 2 sa verse 2, maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral, sabi dito, sa kanila ang salita. Nasusulat ng Panginoong Hesus ay nangaral ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa mga lugar kung saan siya nagtungo. Patuloy siyang nangaral ng katotohanan. At sa pamamagitan nito, ang mga makasalanan ay naligtas at magtutungo na sa kaharian ng Diyos. Dito sa verse 3, may mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. May paralitikong kayang kumilos ng paunti-unti kahit na ang kalahati ng katawan niya ay paralisado. At may ilan talaga na hindi makakilos sa kanilang sarili lang, kundi nakahiga lang sila sa higaan. Kaya ang lumpong ito ay parang labis na paralisadong tao. Gaya siya ng isang patay na tao na naghihintay lamang ng kanyang huling sandali, kahit na siya ay buhay pa. Ngunit, 4 na lalaki ang bumuhat sa kanyang higaan at dinala siya kay Jesus. Dinala ang lumpo kay Jesus na kayang gumawa ng mga himala. Siya na kaya niyang bumuhay ng patay, linisin ang kitongen at pagalingin ng mga paralitiko. Maaring hiniling ng lumpo sa kanyang mga kaibigan na siya'y dalhin nila kay Jesus. Kung hindi nila kilala si Jesus, hindi nila siya madadala kay Jesus nang sa pilitan. Maring sinabi nila sa lumpo ang tungkol kay Jesus. Kaya bago nila siya binuhat patungo kay Jesus, maring sinabi nila sa kanya, kaya ni Jesus na buling buhayin ang patay at pagalingin ng anumang sakit. Kaya kung magpupunta ka kay Jesus, maaaring gumaling ka.
at hindi niya kayang magpunta kay Jesus nang mag-isa. Kaya tinulungan nila na makapunta siya kay Jesus. Mari sabi nila, dalhin ka namin o dadalhin ka namin kay Jesus. Tutulungan ka namin. Kaya nga, dinala ng apat na lalaki ang lumpo kay Jesus. Hindi natin alam kung gaano kalayo ang distansya ng daan, ngunit maaaring talagang malayo ito. Maaari nila ang maranasan ang mga pagdurusa. Mga pagdurusang dulot ng pagbuhat sa kanya. At maaaring napagod rin po sila. Pero sa huli, dinala nila siya kay Jesus na may iisang isipan at napagaling nila ang kanilang kaibigan. Habang tinitiis ang maraming paghihirap at pagpapagal, pinagaling siya ng Panginoong Jesus. Pero nang dumating sila sa lugar, maraming mga tao ang nasa paligid ni Jesus, maging sa pintuan at hindi sila makakilos dahil sa dami ng mga tao. Yun ang isang problema. Sinabi nila sa verse 4, sabi dito, nang hindi nila ito mailapit sa kanya, pero hindi sila sumuko o bumalik sa kanilang bahay. Maaring naganap sila ng paraan. Naganap sila ng paraan kung paano makapunta sa malapit at maiharap ang kanilang kaibigan kay Jesus. Dahil may pananampalataya sila na kaya siyang pagalingin ng Panginoong Jesus kung mailalapit nila ang paralitikong ito kay Jesus, kaya anong ginawa nila? Sila po ay umakyat sa bubong. May hagdanan pa itaas patungo sa bubungan ng mga bahay ng mga Hudyo noon. Maaari nilang takpan ng mga kahoy noon ang kanilang bubong. Sa Lucas, sinabi na tinanggal nila yung pong takip ng bubong o yung pong tile. Kaya mayroon pong hagdanan pa itaas. At yung takip ng bubong na gaya ng tile, inalis nila. Hindi ito gaya ng mga tiles ngayon na ginagamit natin. Anyway, sa Lucas, tinanggal nila ito. Umakyat sila sa bubong, sabi po, at tinanggal ang takip ng bubong. Kaya sa verse 4, sabi dito, nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Paano nila naisip gawin ng gayong bagay? Kung umakyat sila sa bubungan at ibinaba ang higaan, ang butas syempre ay hindi dapat maliit. Kaya dapat gumawa sila ng malaking butas sa bubong. Maring alam nila ang eksaktong bahagi ng bubong sa tapat ni Jesus. At inalis nila ang bubong upang makagawa ng butas. Pagkatapos, ibinaba nila ang higaan kung saan nakahiga ang paralitiko. May apat na lalaki. Kaya nga, bawat lalaki ay itinali ang apat na dulo ng higaan gamit ang lubid at dapat nilang ibaba ang higaan ng sabay-sabay. Kapag hindi ito balanse, maaaring mahulog yung pung lumpo. Nung dinala nila siya kay Jesus, nagkaisa sila at nagkaroon ng iisang isipan na dalhin ang kanilang kaibigan kay Jesus. At tinanggal nila ang takip ng bubong at gumawa ng butas at ibinaba doon ang lumpo. Ito po'y ginawa nila ng may iisang isipan. Kapag inisip natin ang gayong eksena, hindi po ito madaling maintindihan. Paano nila naisip na tanggalin ang takip ng bubong at ibaba ang higaan sa tapat ni Jesus? At maaaring namangha ang mga tao. Nagulat ang mga tao sa kanilang ginawa at ano kaya ang inisip ng may-ari ng bahay? Maring sabi niya, bakit niyo sinira ang bahay ko? Maring sinisi sila ng maraming tao. Maring sinabihan sila, anong ginagawa niyo? Sinira nyo ang bubong ng bahay at ibinaba ang higaan ng may sakit. Kaya kahit na magreklamo o manisi yung iba,
nagkaroon pa rin sila ng isang isipan na dalhin ang kanilang kaibigan kay Jesus sa anumang paraan. Tungkol sa pagtanggal ng takip ng bubong, maaaring humingi sila ng paumanhin sa may-ari ng bahay at binayaran lamang nila ang pagpapaayos ng bubong. May isang isipan sila na mapagaling ang lumpo kahit na marami silang mga pinagdaan ng paghihirap. Kaya nga, naibaba nila sa harapan ni Jesus ang higaan kung saan nakahiga ang lumpo. Habang nagsasalita si Jesus, ang bubong sa tapat ni Jesus ay naalis at isang may sakit na nasa higaan ang ibinaba dito. Kaya dito po sa verse 5, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Kaya nung makita ng Panginoong Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Hindi po sila sinaway ng Panginoong Jesus. Sa atin po, maring sabihin natin sa kanila, "Anong ginagawa niyo?" Pero alam po ito ng Panginoong Jesus. Bago pa man nila tanggalin ang takip ng bubong, bago nila ibaba ang higaan, nung nagpunta ang Panginoong Jesus sa buong lupay ng Israel, maraming mga tao ang gusto siyang makita. Sa Luke chapter 19, sa lungsod ng Jericho, ang punong maniningil ng buwis na si Zacchaeus ay nais na makita si Jesus. Ngunit siya po ay pandak, kaya umakyat siya sa puno ng sikomoro na nasa daan. Ang mga maniningil ng buwis ay masasama dahil noon po kinukuha nila ang ibang bahagi ng buwis. Noong nagdusa ang mga Hudyo dahil sa mataas na buwis ng Roma, kumukuha sila sa buwis na ito. Ang mga ganong tao, gaya niya, ay sinisisi ng karamihan. Pero si Zacchaeus, umakyat siya sa puno ng sikomoro. Nakita na siyang una ng Panginoong Jesus. At alam po ng Panginoong Jesus na sumunod siya upang makita niya ang Panginoon at umakyat siya sa puno. Kaya nakita ni Jesus ng Panginoon si Zacchaeus mula sa ilalim ng puno at sinabihan niya, "Zacchaeus, dali ka at bumaba ka." Walang nagsabi sa Panginoong Jesus na Zacchaeus ang kanyang pangalan. Kaya maging ang pangalan niya ay alam na ng Panginoong Jesus. Kaya sinabihan siya, "Zacchaeus, dali ka at bumaba ka." Alam po ng Panginoong Jesus kung sino siya, na siya ay isang maniningil ng buwis at isang makasalanan. Ngunit nang magkaroon siya ng pusong nais makita si Jesus, una siyang nakita ni Jesus. Sinabihan siya, "Sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon." Tumuloy ang Panginoong Jesus sa bahay ng isang makasalanan. Nagulat si Zacchaeus at dali ang bumaba. At tinanggap niya ang Panginoong Jesus sa kanyang bahay. At ng araw na iyon, naligtas si Zacchaeus at sinabi ng Panginoong Jesus, "Dumating sa bahay na ito ngayon ng kaligtasan, sapagkat siya manayanak din ni Abraham." Kaya ang pagpapala ng Diyos na kay Abraham ay dumating sa bahay na iyon, sa bahay ni Zacchaeus. Sinabi ni Zacchaeus, "Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko na sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng apat na ulit." Kaya makikita ang lubusan niyang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, bagaman walang nag-utos sa kanyang gawin ito. Ngayon, ang mga bagay na iyon ay nangyayari kung saan naroon ang Panginoong Jesus. Si Jesus ang siyang nakakatagpo sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kaya sa Jeremias 29:13, "Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso." Kaya't alam niya ang pagsisikap ng mga taong nagdala ng higaang ito at ang masiding pagnanais ng dukhang lumpo na gumaling. At sinabi ng Panginoong Jesus sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang lumpo ay naparoon hindi upang mapatawad ni Jesus ang kanyang mga kasalanan, kundi maaari gusto niyang gumaling.
Maring masidhing kahilingan niya ay ang mapagaling na siyang nakahiga sa higaan at hindi makagalaw, na naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan. Ngunit bago pa man siya pagalingin ng Panginoong Hesus sa kanyang sakit, sinabi niya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Alam niyo po, hindi naparito ang Panginoong Hesus upang magpagaling ng pisikal na mga karamdaman. Napakaraming mga sakit at mga taong namamatay dito sa mundo at hindi po siya naparito upang pagalingin ang mga may sakit at gawin silang malusog o upang pahabain pa ang oras ng kanilang buhay. Hindi siya naparito upang ituro ang tungkol sa mga mabubuting asal. Ang pinakamahalagang bagay sa pagparito ng Panginoong Hesus, gaya ng alam natin, ay iligtas sa mga kaluluwa na patay dahil sa mga kasalanan at kasamaan, upang iligtas sa mga taong pagmamay-ari ng Diablo dahil sa kanilang mga kasalanan at mapupunta sa impyerno magpakailanman, sa gayon ay maaari na silang makapasok sa kaharian ng Diyos ayon sa layunin ng pagligha at mabuhay kasama ng Diyos sa walang hanggang kaluwalhatian, upang ang mga kasalanan na may kamatayan ay hindi na mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, na walang kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit naparito siya sa mundong ito. Naparito siya upang iligtas ang mga makasalanan. At upang maligtas, dapat niyang patawarin ang kanilang mga kasalanan sapagkat sila ang mga taong mawawasak dahil sa kanilang mga kasalanan. Walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa lalaki, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Sa Levitico 17:11, nagsalita ang Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Nakasulat ito sa pamamagitan ni Moises 1,500 years bago dumating si Hesus. At sabi sa Levitico 17:11, yung dugo ibinigay. Ang dugong iyon, dugo ng mga kordero noon, ng mga kambing o mga baka sa panahon ng lumang tipan. Nagkaroon sila ng katubusan sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay sa inosenteng hayop o baka kapalit ng mga makasalanan at iwiwisik nila ang dugo sa dambana. Ang pagtubos ay nangangahulugang pagbabayad. Ang salitang pagtubos sa Biblia ay nangangahulugang utang ng nangungutang. At sa mga nakalipas na panahon, kapag hindi makabayad ang nangungutang siya po ay ipagbibili bilang alipin. Siya mismo ay ipagbibili at walang magagawa ang kanyang mga anak kundi kunin bilang mga alipin. Gayunpaman, tinatawag itong pagtubos kapag may isang taong nagbayad para sa halagang iyon at bilhin kung ano ang ipinagbili bilang isang alipin. Kasi sa 1 Timothy chapter 2 verse 6 na ibinigay ang kanyang sarili na pantumbos sa lahat na siyang patutuo sa tamang panahon. Siya ang nagbigay ng pantubos para sa mga kasalanan at kalayaan mula sa pagiging isang alipin. Ipinagbili sila bilang mga alipin at kung bibilhin mo sila, binili mo sila hindi upang gawin alipin, kundi upang bigyan sila ng kalayaan. Kaya nga, ang pagtubos ay nangangahulugang binayaran upang mapalaya ang alipin. Dito, isang inosenteng buhay ang namamatay at ang kasalanan ay napapatawad tanging sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Kaya sa Levitico 17 verse 11, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya ang mahabang kasaysayang 1,500 years mula sa panahong iyon hanggang sa pagdating ni Jesus, ang pagtubos sa mga Israelita ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng mga hayop, ng mga kordero, kambing, baka, at iwiwisik yung dugo sa dambana para sa makasalanan dahil nagkasala siya, lumabag siya sa kautusan ng Diyos. Nakatala na po ito. At sa Hebrews 10 verse 4, sabi na, sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Paanong magagawa ng hayop na mapatawad ang kasalanan ng tao at mamatay para sa kasalanan ng tao? Hindi ito maaari. Kaya kalaunan, si Kristo na bugtong na anak, na walang kasalanan, anak ng Diyos, siya ay naparito
Bilang Diyos na walang kasalanan sa anyo ng tao, at si Jesus lamang ang tanging tao na walang kasalanan. Hindi siya inapo ni Adan. Kay Adan, lahat ay naging makasalanan. Ngunit hiniram ni Jesus ang katawan ng isang birhen, at siya po ay isinilang. Kesa unang Juan, chapter 3, verse 5, nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya'y walang kasalanan. Siyang walang kasalanan ay naparito upang mamatay sa halip ng mga makasalanan. Kaya't si Jesus ay isang taong matuwid mula ng maipanganak at lubos niyang iningatan ang kautusan. Maaari lamang siyang mamatay para sa mga hindi matuwid kung siya ay isang taong matuwid. Kesa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. Kaya ang bugtong na anak ng Diyos, nakapantay ng Diyos, na walang kasalanan, ay naparito sa anyo ng tao upang dalhin ang kasalanan ng sanlibutan, kaya siya namatay. Kaya ang ating mga kasalanan ay napatawad magpakailanman. Hindi sa dugo ng mga kambing at toro, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya nga, bagaman hindi pa namamatay si Jesus sa krus, sinabi na niya po sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Sa katotohanan, patatawarin niya ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus at pagpapadanak ng kanyang dugo. Nauna na niyang sinabi ito na may isang taong nagbayad ng utang at sinabi, parang wala pa man akong pera sa ngayon, tatanggapin ko ang responsibilidad na ito. Parang ganun po. Kaya ang taong ito ay may lakas ng loob na magbayad, halimbawa 40 million or 400 million pesos maging sa pamamagitan ng tsyeke. Kaya parang ganun ang iniibig sabihin ni Jesus. Sinabi ni Jesus na pinatatawad na ang kanilang mga kasalanan sa katotohanang papasanin ni Jesus ang kanilang mga kasalanan. Sabi niya, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Naparito si Jesus upang iligtas ang kanilang mga kaluluwa at dalhin sila sa kaharian ng Diyos. Bagaman kailangan pa niyang pagalingin ang kanilang mga pisikal na karamdaman at sila'y mamamatay rin. Ibig sabihin, hindi siya naparito upang pagalingin ang sakit ng katawan, kundi upang pagalingin ang sakit ng kaluluwa at ang problema tungkol sa ating mga kasalanan. Kaya sabi niya, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Gayunpaman, may ilang mga eskriba, itong mga eskriba ay nagmamalaki sa kanilang sarili sa paglilingkod nila sa Diyos. Iniisip nila kasi na sila po ay naglilingkod ng higit sa mga Israelita at nagtuturo ng Biblia. Ang mga Fariseo ay ang mga nag-iisip na pinakamatuwid na tao. Bakit nakaupo ang mga eskriba at Fariseo noon? Hindi sila naparoon upang pakinggan ang salita ni Jesus, kundi upang hulihin ang mga salita ni Jesus. Kung may ginawa siyang mali, kung magkamali ang Panginoong Jesus, kahit isang bagay paparatangan nila sa Jesus, ito ang dahilan ng kanilang pag-upo doon. Kasi sabi, may ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso sa halip na mag-usap sa isa't isa. Kasi sabi, may ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso. Naghahanap ng mali, nagtatanong sa kanilang puso, sabi nila, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Paano mapapatawad ng tao ang kasalanan ng iba? Kaya isip nila, hindi ito posible. Lapaglapastangan. Sino ang makakapagpatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Ang Diyos ang siyang nagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, o di kaya ang humahatol sa kanila. Ngunit sino pa ba ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan ng iba? Kaya lapastangan, ibig sabihin nito, ay kapag may isang taong nais maupo sa kinauupuan ng Diyos. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nais patayin ng mga Hudyo si Jesus.
Ang pinakamalaking problema nila ay itinuturing kasi ni Jesus. Isip nila na siya ay isang tao lang. Tinuturing niyang ang kanyang sarili ay kapantay ng Diyos. At nang sabihin ni Jesus na siya ang anak ng Diyos, sinabi nila, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Sakto na yan si Jesus ay kapantay ng Diyos. Filipos 2:6-7, na siya bagaman nasa anyo ng Diyos, sinabi na siya ay nasa anyo ng Diyos, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Si Jesus ang siyang Diyos na naging tao gaya natin. Bakit? Upang lutasin ang problema ng tao. Pinagdusahan niya ang lahat ng pagdurusa ng tao at siya ay walang kasalanan. Hinatulan siyang mamatay gaya ng pinaka masamang makasalanan. Pinagdusahan niya ang lahat ng kahihiyan, maging ang sakit na nararapat lamang para sa mga makasalanan. Kaya siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Bakit? Sapagkat kalooban ng Diyos na iligtas ang mga makasalanan. Kasi Hebrews 10:7, kaya't sinabi ko narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban o Diyos sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Kaya gaya ng nakasulat sa lumang tipan, kalooban ng Diyos na patawarin ang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Naparito siya upang gawin ang kalooban ng Diyos. Alam natin, may Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Anong ibig sabihin ng tatlong persona? Ito po yung Trinity. Ibig sabihin ay katumbas ng isa. Sa Genesis 1:26, sabi, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Bakit ginamit ng Diyos ang pangmaramihang salita natin, bagaman may isang Diyos lamang? Tinutukoy nito ang Diyos Ama, Anak, Diyos Espiritu Santo. Ito po yung Trinity. Tatlo sila, ngunit isa, isang Diyos na gumawa at gumagawa sa tatlong gawain. Isa itong problemang lagpas pa sa ating kaalaman. Sa Genesis 11, pagkatapos ng baha, nakita ng Diyos na nais ng mga tao na maging Diyos at nagtayo sila ng gusaling, Tore ng Babel. Kaya sabi sa Genesis 11:7, hali kayo, tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawa ng pananalita ng bawat isa. Tayo, sinong tinutukoy? Tinutukoy ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang Trinity. Sa John chapter 3, sa verse 11, sabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatutuo sa nakita namin, subalit hindi nyo tinanggap ang aming patutuo. Sino ang namin na binabanggit dito? Tumutukoy ito sa Trinity ng Diyos, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya sabi, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatutuo sa nakita namin, subalit hindi nyo tinanggap ang aming patutuo. Sa makatwid, si Jesus ay katumbas ng Diyos. Siya ay naging tao. Inihayag ng Diyos sa anyo ng katawan ng tao at isa na katuparan ang gawain ng kaligtasan ng Diyos. At ang Espiritu Santo na siyang dumarating sa ating puso ang nagpapaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos upang magtanim ng buhay ng Diyos at upang baguhin ang ating puso at ang ating buhay. Kaya ang Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos o Espiritu ni Kristo, ito po ay iisa lamang. At ang Espiritu Santo ay nasa akin. Ang Espiritu ng Diyos ay na kay Kristo. Sila ay isa na hindi maaaring paghiwalayin. Hindi ito alam ng mga Hudyo. Kaya sapagkat ikaw, sabi nila na isang tao, nag-aangkin kang gaya ng Diyos. Si Jesus ay parehong tao at Diyos. Siya ang Diyos, subalit nag-anyong tao. Ang kanyang katawan ay tulad ng sa atin. Sa makatwid, si Jesus ay ang Diyos. Kaya't nang magsalita si Jesus, nabuhay ang patay. Nilinis din niya ang kitongin. Pinakain niya ng tinapay ang 5,000 katao. Pinahinto ni Jesus ang alon at bagyo. Sa Mark 4:41, sino nga ito, sabi nila, na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Sino si Jesus ang Diyos? Ngunit ang mga reliyosong Hudyo, mga eskriba, nag-isip ng ganito, ang taong iyan ay nagsasalita ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng sino mang tao. Sabi nila, lapastangan. Ano ang gagawin nila sa taong tinatawag ang kanyang sarili na Diyos?
Para sa kanya, dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay dahil sa paglalapastangan. Kaya nga, kung saan naroon si Jesus, ilang beses siyang sinusubukang patayin ng mga relihiyosong Hudyo. At kung wala ang presensya at otoridad ng Diyos, ay namatay na sana ang Panginoong Jesus bago pa man siya mamatay sa krus. Kaya dito sa verse 7 and 8, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Kaya pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Si Jesus ang siyang nakakita sa kanilang mga puso maging sa mga oras na iyon. Alam natin sa Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Hindi mo man lamang alam kung gaano kasama at karumi ang puso mo. Sa Jeremiah 17:10, akong Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Maging ang tao, hindi niya alam kung ano ang kanyang puso. Ngunit ang Diyos, alam niya ito, Mateo 10:30, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Hindi natin alam kung ilang pilik mata mayroon tayo, ngunit alam ng Diyos kung ilan ang buhok natin. Anong ibig sabihin nito? Alam niya ang lahat-lahat. Alam niya ang ating puso. Kung natatandaan niyo lahat ng mga kasalanang nagawa niyo sa inyong puso, sa isip, salita at gawa, ang mga kasalanang nakalimutan niyo na, at ang mga kasalanang walang nakakaalam, maring hindi kayo mabubuhay dahil sa paghihirap. Nabubuhay tayo sapagkat nakakalimot tayo, ngunit ang Diyos, never po siyang nakakalimot at alam niya ang lahat. Alam niya ang ating puso at ang ating pag-iisip. Kaya sabi niya, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso sa verse 8? Bakit ganyan kayo mag-isip? Sinaway niya ang laman ng kanilang puso. At sinabi niya sa verse 9, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ano sa tingin niyo? Alin ang mas madali? Pareho pong hindi madali, parehong mahirap. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Ito ay mga salitang tanging ang Diyos lang ang makakapagsabi. Ngunit ang pagpapatawad ng kasalanan ay hindi nakikita ng ating mga mata. Tama po? Sapagkat ang kasalanan ay laban sa espiritu sa ating puso. At kapag may nagsabi, pinatatawad ng iyong mga kasalanan, pwede bang suriin kung napatawad na talaga o hindi? Hindi po ito posible. Kaya mas madaling sabihin, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Ngunit tanging ang Diyos lang ang makakagawa nito. On the other hand, kapag sinabi, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka, mahirap na bagay din po ito. Sa katunayan, ang sino mang may kapangyarihan ng Diyos ay makapagpapagaling ng sakit. Pero hindi lamang ito. Tandaan po natin, maging ang mga himla ay nangyayari din sa kasaysayan ng pagkilos ng demonyo. Yung pong pagpapagaling. Hindi lang po ang Diyos ang makakagawa nito, subalit ang pagpapagaling ng mga may sakit, pwede rin pong maging gawain ng demonyo. Kaya ayon po, sa Matthew chapter 7 verse 22, sabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Totoo po ito. Yan ang kanilang mga pinaggagawa. Sa katunayan, nangyari po ito noong sandaling iyon. Maraming kaso ng pagpapalayas ng demonyo at pagpapagaling ng mga may sakit. Maging ang demonyo ay may kakayahan na magpagaling sa sakit. Sa Buddhism, wala silang Diyos, ngunit kaya nilang magpagaling ng sakit, pansamantala. Ngunit hindi nila lubusang napapagaling, ngunit maging ang Diablo, tandaan natin, ay kayang gumawa ng mga himala. Kung titignan, sa Revelation chapter 13, si Antichrist ang magpapakita sa huli
At ang mga bulaang propeta niya ay lalabas bago siya at gagawa sila ng mga himala. Sinabi na pabababain niya ang apoy mula sa langit. Noon nagawa ni Elias na pababain ang apoy mula sa langit, ngunit sa huling henerasyon maging ang bulaang propeta, si Antichrist ay magpapababa ng apoy mula sa langit. At gagawa sila ng mga himala sa kapangyarihan ng Diablo, sa pamamagitan ng otoridad at kapangyarihan na makukuha niya at dadayain niya ang maraming tao. Gagawin ito ng Diablo para hindi manampalataya ang tao sa Diyos at para lituhin sila. Kasabi, at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ng katotohanan upang sila'y maligtas. Kaya ang kasaysayan ng pagkakahati na nagdudulot ng kapahamakan sa pamamagitan ng mga mapandayang himala at kawalang katarungan ay magpapakita sa mga hindi nakakaunawa ng katotohanan, sa mga hindi ligtas. Kung ang sino man ay mahuhulog dito, kaya mawawasak siya. Namamangha sila kapag may mga nakikitang parang himala. Sabi nila, gawa ito ng Diyos. At mayroong mga sumusunod naniniwala, maging sa bansa dito sa Korea, may mga taong nagsasabi, ako ang Kristo, ako ang puno ng olibo, ako si Jesus. Gumagawa sila ng himala. Pinapanood at sinusundan sila ng maraming tao. Maraming tao ang nakakapanood, sumusunod. Hindi sila ligtas, sapagkat wala silang pag-ibig sa katotohanan. Kasi 2 Thessalonians 2 verse 9, sabi doon, mapanlin lang na kababalaghan at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak. Ang himala ay mula sa kapangyarihan ng Diyos at ang ibang mga himala ay nasa kasaysayan din ng pagkilos ng Diablo. Kaya huwag kayong magugulat. Marami ang mga sumusunod sa himala at sa huli, kapag tinignan mo ang mga himala at subukang paniwalaan, kayo po talaga ay madadaya. Sa lumang tipan, maraming kababalaghan ang nangyari upang maipakita ang katunayan na ang Diyos ay buhay sa sambahayan ng Israel. Nagbigay ang Diyos ng 10 salot sa Ehipto. Ang pinakahuli alam natin ay ang pagpatay sa lahat ng panganay. At inilabas niya ang bayan ng Israel at hinayaan silang makatawid sa dagat na pula. At ang hukbo ng Ehipto ay humabol, ngunit sila ay nalunod sa dagat na pula at namatay. Ang eksodo ng mga Hudyo mula sa Ehipto, araw-araw hanggang sa makapasok sila sa Kanaan, pinakain sila ng mana tuwing umaga, pinainom ng tubig mula sa bato, at iningatan sila sa pamamagitan ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Hindi po ba ito himala? Kaya ang Diyos ay may kapangyarihan gumawa ng himala. Siyempre po, ito ay huwaran ng banal na kasaysayan ng bagong tipan. At sa bagong tipan, gumawa si Jesus ng marami ring mga himala. Sino ang nakagawa ng maraming himala na kagaya ni Jesus? Ang layunin ng himala na ginawa ng Panginoon ay hindi lamang para magpatunay sa Kanya at maniwala tayo sa Kanya, kundi ito rin po ay isang halimbawa upang ipakita sa atin kung paano siya mamamatay at mabubuhay na muli para magligtas ng mga espiritu natin. Ang pagbuhay sa patay ay nangangahulugan ng pagligtas ng patay na espiritu sa kasamaan at kasalanan. At ang paglilinis naman ng mga may ketong ay nangangahulugan ng paglilinis ng ating espiritu na marumi noon dahil sa kasalanan. Ang mga marumi ay hindi po makakapunta sa banal na lugar. Ngunit ang nakapagpalinis sa ketongin ay siya ring nakapagpalinis sa ating mga kasalanan. Kaya alam niyo po sa pelikulang Ben-Hur, nung namatay si Jesus sa krus, ang dugo mula sa katawan ni Jesus ay naihalo doon po sa tubig, ulan at umagos. Sa sandaling iyon, ang ina at kapatid na babae ni Ben-Hur na mga kitongin, sila ay nakatago sa kuweba para hindi mabasa ng ulan. Subalit dahil dumating sa kanila yung tubig na may halong dugo, bigla silang nalinis. Si Lou Wallace na gumawa ng Ben-Hur, naunawaan niya at nanampalataya siya sa biyaya ng Diyos. At sinubukan niyang ipaliwanag ang pagbangon ng Israel gamit ang pelikula. Si Ben-Hur ay isang marangal na tao sa Israel.
Tungkol ito sa pagkapanalo laban sa kaaway na nagakalang patay na si Ben-Hur, ngunit nagpakita siya muli sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Higit sa lahat, ang paglilinis sa dalawang kitongin ay nangangahulugan ng kaligtasan ng ating espiritu nung namatay si Jesus sa krus. Nilinis o nalinis na tayo dahil sa dugo ni Jesus. Nung naligtas sila, nabuksan ang kanilang mga mata. Ang lumpo ay hindi makatayo. Subalit nung naligtas tayo, tumayo tayo noong naligtas tayo. Nung naligtas sila, ang masamang espiritu ay napalayas. Ang kapangyarihan ni Satanas na humahawak sa kanilang mga puso ay naalis. Lahat ng himala na ginawa ni Jesus ay nagpapakita na lahat ng mga iyon ay matutupad sa ating puso kapag tayo po ay naligtas. At pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, nung humayo mga alagad at ipinangaral ang ebanghelyo, sa Mark 16 verse 20, sabi, at humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang mga salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Kikasama nila ang Panginoon at sabi po, pinatutuhanan ang mga salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Kinangaral ng mga alagad ng ebanghelyo. Iyon ang pinakamahirap na panahon para mangaral. Sapagkat ang bayan ng Israel na pinili ng Diyos ay ipinako at itinakwil nila si Jesus sa pag-aakalang hindi siya ang Kristo. Paano ang mga hintil na hindi kilala ang Diyos, na hindi alam ang lumang tipan, na walang alam kahit na ano, ay sumampalataya kay Jesus? Kung ang mga Hudyo mismo na pinili ng Diyos ay hindi sumampalataya kay Jesus, ang Kristo ay nangangahulugang tagapagligtas. Pag-isipan niyo po ito, hindi pa itatala ang bagong tipan. Kaya ang mga alagad ni Jesus ay nasa henerasyong hindi makakapangaral kung wala ang mga himala. Kaya dapat po ninyong malaman ito. Kaya gumawa sila ng himala noon. Kaya sinabi, at humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ng mga salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Kung walang mga himala, talaga pong naging napakahirap ang pangangaral. Ano ang sabi ni Pedro at ni Juan noong nanghingi ng kaunting barya ang lumpo habang papunta sila sa templo ng Jerusalem? Sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakon. Kaya ang taong lumpo mula pagkabata ay biglang tumayo. Nagtatakbo siya at naglakad. Ito ay isang dakilang himala. Kaya ano ang sinabi ni Pedro? Si Jesus sa inyong ipinako sa krus ang nagpagaling ng taong ito. Sino ang mangangahas na magreklamo? Sa John chapter 9. Pinagaling ni Jesus ang taong bulag mula pagkasilang. Kaya sinabi ng mga relihiyosong Hudyo sa kanya, paano nabuksan ang iyong mga mata? At sumagat siya sa kanila, ang taong nagngangalang Jesus, kumuha siya ng putik at pinahiran ang aking mga mata at sinabi sa akin na humayo ka maghugas sa imbakan ng tubig ng Siloam. Kaya humayo ako at naghugas at nagkaroon ako ng paningin. Sabi ng mga Hudyo sa kanya, ang taong iyon ay isang makasalanan. Makasalanan. Kaya ang Diyos ang nagpagaling ng iyong mga mata. Si Jesus ay makasalanan at ang Diyos ang nagpagaling sa iyo. Kaya huwag kang maniwala kay Jesus. Yun ang isip nila. At sumagot siya at sinabi, kung siya ay makasalanan o hindi, ay hindi ko alam. Isang bagay lang alam ko na dati akong bulag at ngayon nakakakita na. Ganyan ang sinabi niya. Tayo po ay espiritual na bulag pagkasilang. Ang patunay na ang mga tao sa sanlibutan ay bulag ay hindi nila iniisip kung sino ang naglikha nito, yung mga bagay-bagay habang nakatuon sila sa magaganda at mahiwagang bagay na nilikha ng Diyos at ang kahanga-hanga at mahiwagang mga bagay sa langit. Hindi nila iniisip na may dakilang Diyos na nasa likod.
mararamdaman natin na mahal tayo ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang bulaklak. Ngunit ang mga tao sa sanglibutan walang pakialam. Bakit? Sapagkat sila po ay bulag. Wala silang anumang alam sa espiritual o walang hanggan. At nabubuhay lamang sila sa pamamagitan ng pagtingin sa kung ano ang totoo. Gaya ito ng hayo. Subalit nung naligtas tayo, nabuksan ng ating espiritual na mata. Nadadama natin ang kagandahan at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa isang bulaklak. Kung gaano tayo kamahal, tingnan mo lang yung magagandang ibon, ang karunungan, kagandahan at kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mga ginawa. At nakikita natin ang walang hanggang mundo sa kabila ng mundong ito. Bakit po? Sapagkat ang ating mga mata na ngayon ay nabuksan. Kaya pagkatapos umalis ni Jesus sa John 14 verse 12, sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ng mga gawang aking ginagawa. Anong ibig sabihin nito na gagawin din nila? Ibig sabihin nito ay ang paggawa ng mga tanda. Gumawa ng maraming tanda ang mga alagad ni Jesus. Binuhay ni Apostol Pedro at Pablo maging ang mga patay. Bakit? Napatunayan sa pamamagitan ng mga tanda ang mga salitang ipinangaral ng mga apostol. Nakasama talaga nilang gumagawa ang Diyos. Gaya ng isang pangulo na nilalagdaan ang isang dokumento sa kumpanya, nirerepaso at pinipirmahan ng presidente ang mga partikular na dokumento. Parang ganun, nung ipinangaral ng mga apostol ang ebanghelyo, pinatunayan nila sa pamamagitan ng mga tanda ng ebanghelyo na pinapangaral nila ay pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Kaya sabi at pinatotohanan ng salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Ang mga salitang ito ay nakasulat din sa mga aklat ng mga gawa, parang silyado. Ang mga tanda ay lubos sa kinakailangan hanggang sa maisulat na ang kabuuan ng bagong tipan. Bakit? Kapag ang Biblia ay naisulat sa bagong tipan, makikita natin na ang Diyos ay kasamang gumagawa. Ngayon na ang mga salitang isinulat ay naipadala, hindi na ito sa ang panahon na makakakita ng mga tanda upang maniwala, kundi ang panahon ng pananampalataya sa pamamagitan ng salita. Akin pong natitiyak na mga salitang ipinapangaral ng ating church ngayon ay ipinapaunawa sa ating kasalukuyang panahon ang mga salitang hindi naunawaan ng mga nakalipas na panahon. Hindi po dahil mas matibay ang ating pananampalataya kaysa sa mga tao noon sa nakaraan. Ngunit, dahil sa mga wakas ng panahon, napakarami ng mga salita sa ating panahon na hindi alam ng mga tao noon. Ang mga salitang naipahayag lamang sa tamang panahon. Ito po ang panahon kung saan na higit po nating nauunawaan na ngayon ng mga salita sa ating panahon. Kung unang beses po kayong pupunta sa isang lugar, mayroon pong mga tanda na nagsasabi kung saan ka pupunta. Kailangan po ito na mga unang pupunta pa lamang. Ngunit yung mga sanay na pumunta sa lugar na ito ay hindi na po kailangan ng mga karatula. Kagaya po nito, sa mga panahon kung saan na ipapangaral ang mga nakasulat na salita at ang kahulugan nito ay naipapahayag ng malinaw, ito na po yung panahon natin. Kaya hindi na kinakailangan ng tanda. Alam niyo po ba ito? Tayo po ay sumasampalataya sa pamamagitan na lamang ng salita. Sa kabaligtaran, ang Diablo ay kumikilos sa pamamagitan ngayon ng mga tanda sa huling araw. Sapagkat ang Diablo ay kumikilos sa mga tanda, ginagawa niya na huwag maniwala ang mga tao sa Biblia. Ito po ay gawain ng Diablo na maniwala sila sa mga tanda at huwag maniwala sa Biblia. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Ito ay tumutukoy sa mga tanda na sinabi niya sa kanyang mga apostol. At sabi pa niya, lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Ibig sabihin po ay ang pagliligtas ng kaluluwa ng isang tao. Si Jesus po nagpakain ng tinapay sa 5,000 at 3,000 ng mga katao. Ngunit isang beses, nangaral din si Pedro, 3,000 to 500,000 din ang naligtas. Muli pong binuhay ni Jesus ang isang patay. Ngunit, kung ipapangaral ang ebanghelyo, sa John 5:25, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay.
Kaya kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo, hindi po ba't ang mga patay na espiritu ay nabubuhay? Kasi Ephesians 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sa pangangaral, ang kaluluwa po ay nabubuhay. Paano? Noong narinig natin ang Ebanghelyo at naunawaan ito, ang Panginoong Hesus ay nagpalayas ng mga demonyo, ngunit ipinapangaral natin ang Ebanghelyo at ang mga kaluluwa ay naliligtas. Si Satanas po ay napapalayas. Sa Gawa 26 verse 18, tignan muna natin sa John. John chapter 20, verse 20 to 23, John chapter 20, verse 20 to 23. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hinanghan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinapatawad. Ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad at ipinakita sa kanila ang mga marka ng pako sa kanyang kamay, marka ng ulo sa kanyang tagiliran, at sinabi, kapayapaan ng suma sa inyo. Ibig sabihin lamang po, tinanggap na niya ang sumpa at paghuhukom na nararapat sa atin. Kaya ngayon ay maaari ka nang magkaroon ng kapayapaan. Ito po yung kaligtasan. Ang kaluluwa ay nasa kapayapaan na. At sabi, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Sa John 6:38, sabi, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang kalooban ng Ama ay ang mamatay sa krus sa Jesus upang patawarin magpakailanman ang ating mga kasalanan. At ngayon, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, si Jesus ay nagpatutuo na siya ang Kristo na sinugo ng Diyos. Kaya kung paanong sinugo ako ng Ama, sabi niya, ay sinusugo ko rin naman kayo. Ano pong ibig sabihin nito? Si Jesus ay dumating upang maisakatuparan ang gawa ng pagtutubos sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. At pagkatapos na matapos ang gawain iyon, ang Panginoon ay umalis. Sabi niya, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Ang mga salitang ito ay para sa mga alagad na sinugo upang ipangaral ang katotohanan na isa katuparan ng Panginoon. Tanong, para lamang ba sa mga alagad? Hindi po. Lahat ng mga nakaunawa ng biyay ng Panginoon at naligtas, sila po ay sinusugo upang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang Ebanghelyo ay hindi ipinapangaral ng partikular na tao lamang, gaya ng pastor or evangelist. Lahat po sinusugo. Sa John 20:23, kung inyong patawarin ang kasalanan ng sinuman, iyon ay ipapatawad sa kanila. Sa Catholic Church, mali ang pagkaunawa. Sinasabi nila na si Pedro ang may hawak ng susi ng langit. Sa Matthew chapter 16, si Pedro po ay nagbigay ng patutuo ng pananampalataya. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa Matthew 16 mula verse 17, sapagkat hindi naman ang dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, at anumang talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kaya sinasabi po nila na si Pedro raw ang pinakaunang nakakuha ng susi ng kaharian ng langit. At dahil napakaraming bagay na dapat gawin si Pedro, nagkaroon sila ngayon ng Papa, tagapagmana raw daw ni Pedro. At gayon din, hindi ito kayang gawin ni Papa, kaya ito po ay dinelegate niya sa mga pari. Kaya nga kapag namuumpisa lang mga tao, sinasabi nila, nakagawa ako ng kasalanan ito, sasabihin nung pari, pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan. O yung iba, sasabihin nila, iyon ay nanatili sa iyo. Kaya ang kanilang kasalanan ay nanatili sa kanila. Kaya talaga pong ang mga mananampalatayang Katoliko patungo pa rin sa impyerno dahil nadadaya sila ng peking doktrina kagaya nito. Kasi John 20:23, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipapatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi pinatatawad. Sinabi lamang ba ito kay Pedro? Hindi po.
para ito sa kanyang mga alagad. Sa Gawa chapter 8, nakilala po ni Felipe ang isang yunuko na laging nagpupunta sa Jerusalem mula sa Ethiopia sa pamamagitan ng isang karawahi upang sumamba. At nang ituro ni Felipe sa kanya ang Biblia habang sila ay nasa karawahi, naunawaan ito ng yunuko. Kung gayon, ay sino po ba si Felipe? Isa lamang siyang diakono. Subalit dahil ipinangaral ni Felipe ang ebanghelyo sa yunuko na nangangasiwa ng lahat ng kayamanan ng Ethiopia, siya po ay naligtas. Sa Gawa chapter 8, si Esteban ay isang diakono. Matapang po niyang ipinangaral ang ebanghelyo hanggang sa siya ay pagbabatuin hanggang mamatay. At pagkatapos ay tanging mga alagad lamang ba ang dapat na mangaral ng ebanghelyo? Nung nagkaroon po ng matinding pag-uusig sa Jerusalem, ang mga tao maliban na lamang sa mga apostol ay nagkalat-kalat. Sila ba ay tumakbo at nagtago? Natakot? Na baka patayin sila? Hindi po. Sa halip, ipinangaral po nila ang ebanghelyo. Kaya ano po ang kanilang ipinangaral? Si Jesus ay namatay para sa iyo. Pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Kung paniniwalaan mo ito, ikaw ay maliligtas. Ang katotohanan ng ating kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Iyan ang paraan upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Kaya sa Romans chapter 10 verse 14, paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Paano sila sasampalataya kung hindi naman nila napakinggan? Kaya mayroon pong mga pagkakataon na nauunawaan nila ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Ngunit kadalasan, hindi po natin maunawaan sa pamamagitan ng pagbabasa. Ang yunuko ay nagbabasa ng Biblia at tinanong siya ni Felipe, naunawaan mo ba ang binabasa mo? At sumagot ang yunuko, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? Ang taong naunang nakaunawan ito ay dapat na ipangaral ito sa iba. Ang paraan ng Diyos upang iligtas sa mga tao ay sa pamamagitan ng mga naunang naligtas. Kaya ipinangaral nila ang ebanghelyo. Paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Si Jesus po ay siya lang bang isinugo ng Diyos? Ang mga apostol lamang po ba ang sinugo? Lahat tayo sinugo upang ipangaral ang ebanghelyo. Kaya paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Mayroon po tayong dakilang misyon na ipangaral ang ebanghelyo. Sino po ang nagsabi sa lumpo na pumunta kay Jesus upang gumaling? Kusa po bang nalaman ito ng lumpo? Pinag-usapan po ito ng mga taong naunang sumampalataya kay Jesus. At kaya ang lumpo, nung narinig niya, nagnais na gumaling at humingin ng tulong sa kanila upang makapunta siya kay Jesus, sapagkat hindi niya kayang pumunta doon ng mag-isa. Kaya sinabi nila, tutulungan ka namin. At sa katapusan, ang lumpo ay nakarating kay Jesus mula sa malayo. Hindi sinabi ni Jesus na dahil nakita ko ang pananampalataya ng lumpo, ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na. Hindi ganun. Kundi sabi niya, nakita ko ang kanilang pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na hindi lamang ang pananampalataya ng lumpo, kundi pati ang pananampalataya ng apat na nagbuhat sa kanya, nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Kaya sabi niya, ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na. Dapat nating malaman na hindi tayo ang magliligtas sa ating sarili. Ito ay mangyayari sa tulong ng mga taong unang naligtas. Ang mga naunang naligtas ay ipinapanalangin ang kanilang pamilya, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, upang akayin at upang puntahan sila at pangaralan ng salita. Maraming tao ang maliligtas sa pamamagitan ng mga may kusang loob na gumawa ng husto at magsakripisyo upang gabayan ng ibang taong patungo sa Panginoon. Sa Gawa chapter 10, si Cornelio ay isang senturyon na naniniwala sa Diyos. Laging nananalangin, tumutulong sa ibang tao, isa siyang hintil, isa siyang sundalong Romano mula sa Italy na may 100 kawal. At nakita ng Diyos na naniniwala siya sa Diyos, tumutulong sa mga tao, nananalangin. Maring inisip ng Diyos, ang taong ito ay isang hintil, ngunit labi siyang nakakaawa kung mapupunta siya sa impyerno kahit na sumasampalataya siya sa akin ng ganito. Ngunit, direkta bang ipinaunawa sa kanya ng Diyos ang ebanghelyo? Hindi po. Sabi, magsugo ka sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo.
Parehas itong inihayag ng Diyos kay Pedro at kay Cornelio. Kaya nga pumunta si Pedro sa bahay ni Cornelio kasama ang isinugo ni Cornelio. Ngayon, itinatanong ko kung bakit mo ako ipinasundo, sabi ni Cornelio. Isang anghel ng Diyos ang nagsabi sa akin na ipatawag ka. Nang dumating si Pedro sa bahay ni Cornelio, naroon na po ang kanyang buong pamilya, kamag-anak, mga kapitbahay na naghihintay sa kanya. Sabi po sa Gawa 10:33, ngayon kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. Kaya matapang na nangaral si Pedro. Hindi lamang si Cornelio, kundi pati ang kanyang pamilya, kamag-anak, kapitbahay, sila po ay naligtas. Totoo na pwedeng marami ang maligtas sa pamamagitan ng panalangin ng mga naunang naligtas at sinserong mensahe mula sa mga nag-i-evangelize sa kanila. Totoo po ito. Sa John chapter 4, binanggit doon ang tungkol sa isang babaeng taga-Samaria na gumawa ng maraming kasalanan. Pumunta siya sa balon upang kumuha ng tubig sa tanghaling tapat upang maiwasan niya ang karamihan sa mga tao. Hindi sa umaga o gabi kung kailan hindi mainit, kundi ginawa niya iyon upang makaiwas sa mga tao. Pagkatapos doon niya nakatagpo si Jesus. Naunawaan niya na si Jesus ang Kristo habang nakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay iniwan niya ang kanyang banga at pumunta sa bayan ng Samaria at sumigaw siya ng malakas. Hali kayo, tignan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Anong ibig sabihin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa? Lahat ng masamang bagay at kasalanan na aking ginawa? Mayroong tao dito na nagsabi sa akin nito lahat-lahat. Kahit na ngayon ko lamang nakita ang taong ito, ngunit inihayag niya ang lahat ng aking mga kasalanan. Sinabi ng mga Samaritano, marahil ay mayroong nangyari. Seryoso ang mga salita ng lalaking iyon. Ayon po sa kawikaan, ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. Kaya nga, dumating ang babaeng ito kasama ang maraming Samaritano. At nung marinig ng mga Samaritano ang salita ni Jesus, dinala nila siya sa bayan ng Samaria. At habang naroon si Jesus sa loob ng 2 araw, ipinangaral niya sa maraming tao ang Ebanghelyo at narinig ng mga Samaritano ang salitang sinabi ng babae sa kanila. At sabi nila, ngayon sumasampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ilang tao ang inakay ng makasalanang babaeng Samaritano sa Panginoon? Napakarami. Kung titignan natin sa Mateo chapter 8, nang magkasakit ang lingkod ng senturyon at malapit nang mamatay, siya ay naawa sa kanyang lingkod na may malubhang sakit at pumunta siya kay Jesus. Hiningi kay Jesus na pagalingin ang kanyang lingkod. Kasi sinubukan ni Jesus na pagalingin siya, ngunit kanyang sinabi, Panginoon, hindi mo na kailangang gumawa ng husto. May mga pinuno ng 5-50 at pinuno ng 10-10. Umaalis sila kapag sinasabi kong humayo sila. At tumarating kapag sinasabi kong lumapit. Hindi mo na kailangang maghirap pa para pumunta lang sa bahay ko. Sabihin mo lamang, ito ang kanyang sinabi. Kaya sinabi ni Jesus, humayo ka. Kaya habang nasa daan ay nakasalubong niya ang isang tao. Ang isa niyang lingkod ay nagsabi sa kanya na ang kanyang lingkod na may sakit ay magaling na. Kaya pinag-isipan at nalaman niyang gumaling siya nung sandaling sinabi ni Jesus, magaling na ang iyong lingkod. Tulad nito, marami ang pangyayari na ang mga ligaw na kaluluwa ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga naunang nanampalataya sa Panginoon. Maraming mga salita po sa Biblia, hindi lang po sa pamamagitan ng pananampalataya ng taong gustong maligtas, kundi sa pamamagitan rin ng pananampalataya ng mga taong tumulong sa kanila upang lumago ang kanilang pananampalataya. Walang anumang malalaman ang mga taong hindi ligtas kung hindi tayo magsasalita ng anuman at kung pababayaan lamang natin sila, hindi nila alam kung ano ang mangyayari.
Kung nananalangin ka para sa kanila, ipinapangaral ang salita na may tapat na puso upang maligtas ang kanilang kaluluwa, tutulungan niya sila na makaunawa. Kaysa naman gawin ito ng isang tao lang, maramihan po, apat na tao po, di po ba? Apat na lalaki. Sila ang nagbabasa lumpo sa higaan papunta sa harap ni Jesus. Sinira nila ang bubungan at ibinaba siya sa higaan sa harap ni Jesus. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag naligtas ang isang tao, una ay nagdadala siya ng isa pang kaluluwa patungo kay Jesus at hinahayaan silang makapakinig ng salita. Nakikita ng Panginoon ang pananampalataya ng mga nagnanais na maligtas, gayon din sa mga taong nag-aakay sa iba, kaya nga pinapagaling niya sila. Kaya nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Nais kong makita ang himalang iyon sa atin pong paparating na summer retreat. Kung tayo magiging desperado na iligtas sa mga kaluluwa ng ibang tao para pong magnet. Halimbawa po, may magnet at may piraso po ng bakal na nakatikit sa kanya. Pagkatapos, ay may isa pang magnet ang dumikit gamit ang bakal na nakatikit sa magnet na ito. Tama po? May kapangyarihan. Parang magnet na may kapangyarihan makapag-akay ng ibang kaluluwa ang taong unang naligtas dahil nasa kanya na ang banal na espiritu. May kapangyarihan itong magdala ng mga tao patungo sa Panginoon. Ito ang ginagawa ng banal na espiritu. Kaya sa Efeso 3:20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang banal na espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. Kung maligamgam ang isang taong ligtas at walang interes na tulungan ng ibang mga kaluluwa na maligtas, kung gayon, wala po talagang maliligtas. Alam niyo po ba? Kanina pong umaga, nakausap ko po ang isang sister sa telepono. Siya po ay mula sa malayong church. Sabi po niya sa akin, Pastor, kumusta po ang pagpunta niyo sa Amerika? Opo, naniniwala po ako maraming tao ring naligtas sa United States na nakarinig ng salita. Naligtas sila. At sabi niya po sa akin, nanalangin po ako sa inyo araw-araw para sa iyo, Pastor. Alam kong maraming tao ang gaya nito. Sabi sa Colossians chapter 4, verse 6, sinabi ni Apostol Pablo, At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ay ako'y nakagapos. Upang ito'y aking maipahayag, gaya ng aking nararapat na sabihin. Kung maraming tao ang mananalangin ng sama-sama para sa gawain ng Diyos, tayo ay nakikibahagi dito. Sumasama sa pananalangin at ibinabahagi ang Ebanghelyo na kasama ang ating puso, maging ang material na bagay. Kesa Filipos 1 verse 5, Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ano ang unang araw? Mula ng araw na maligtas tayo. Kaya mayroon tayong fellowship sa Ebanghelyo at nagkakaisa sa pananampalataya para sa Ebanghelyo. Filipos 1:27, na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Ang pakikipag-fellowship po, ito ay pakikisama para sa Ebanghelyo. Ang fellowship sa Ebanghelyo, ibig sabihin na pakikibahagi sa pangangaral sa Ebanghelyo. Sabi sa Filipos 4 verse 14, Mabuti ang inyong ginawa na kayo nakiramay sa aking kapigatian. Ang mga taga-Filipos ba ay binugbog din? Gaya ng pambubugbog kay Apostol Pablo? Kasama ba silang nakulong ni Apostol Pablo? Nagutom ba silang kasama niya? Hindi po. Patuloy lang nilang tinulungan si Pablo na nagpahayag ng Ebanghelyo at sama-sama silang nananalangin. Ito ay upang maibahagi, makibahagi sa pagdurusa ng Ebanghelyo. Ito ang fellowship. Ang ibig sabihin ng fellowship, tayo na, simulan na nating mag-fellowship. Pagkatapos, tapos na ang fellowship, wala pong ganung fellowship. Ang fellowship po, sabi, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ibig sabihin ng mga taong naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nakikisama sila para sa Ebanghelyo at nagtutulungan.
Sabi din po ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siya ring magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Sinimulan ng Panginoon ang mabuting gawain sa mga taong mayroong fellowship para sa Ebanghelyo. Anong klaseng gawain? Sinimulan niya ang gawain ng pagliligtas sa mga kaluluwa na dapat sana mapupuksa. Gumagawa ang Diyos sa atin. Ibig sabihin nito, magpapatuloy ito hanggang sa dumating ang Panginoon. Maraming kaluluwa ang naliligtas sa ating summer retreat. Hindi lamang sa retreat, pati na rin sa mga Bible seminar. Bakit? Dahil nananalangin tayo ng sama-sama hanggang sa huli. Gumagawa ng sama-sama, ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya, makapag-evangelize lamang ng mga kaluluwa upang sila'y maligtas. Kailangan natin gawin ang dapat natin gawin upang gisingin ang puso ng mga taong hindi interesado at upang naisin talaga nilang maligtas at sumampalataya. Iiwanan niyo ba kami? Iiwanan mo bang mag-isa ang pamilya mong hindi ligtas? Hindi ka ba mananalangin at hindi ka interesadong mag-evangelize? At parang sinasabi mo, kung gusto mong mapunta sa impyerno, pumunta ka mag-isa. Anong kinalaman ito sa akin? Kung sasabihin niyo po halimbawa, pumunta tayo sa church, umatin tayo sa church, makakaiba natin sila sa pamamagitan nito? O di kaya may pasyente, sasabihin pumunta tayo sa ospital, dadalhin kita sa doktor, gagaling ka, ganun lang ba? Kapag hindi ka nagamot, ikaw ay mamamatay. Pagkasabi mo ito at pagkatapos ooperahan o bibigyan siya ng gamot ng doktor, dapat hanggang doon dapat gawin natin ang ganito. Ngunit kung sasabihin mo lang, punta tayo sa church at hahayaan na lang silang umupo sa church, hindi po ito evangelism. Ang evangelism ay ang gabayan ang mga isinumpang makasalanan. Gabayan sila tungo sa Diyos upang maligtas. Binuhat nila ang paralisadong taong ito na di makakilos. Sa paggawa nito, mayroong pagsusumikap dapat. Kailangan ng sakripisyo, kahirapan. Subalit hindi sila nahiyang umakyat hanggang doon sa bubungan at sirain ito. Kipag-isipan po natin ito. Ito po ba ay madali? Hindi po. Subalit ang resulta po ay gumaling ang taong ito at pinatawad din ang kanyang mga kasalanan. At sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka at lumakad. Bakit po? Dahil ang pagpapatawad ay hindi nakikita. Sa paggawa sa isang tao na makalapkad, ipinakita po ni Jesus ang patunay na mayroon siyang otoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Nang sinabi ni Jesus, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo, at siya nga ay tumindig. Nagulat po ang mga tao doon at nagsabi, hindi pa tayo nakakita ng ganitong bagay. At pinuri nila ang Diyos. Subalit maring hindi natuwa ang mga kalaban, mga eskriba, hindi sila naging mapagpasalamat man. Nagngangalit ang kanilang mga ngipin upang patayin si Jesus. Kaya ano po ang sabi nila? Ito ay isang paglapastangan. Gayunpaman, bakit maraming tao ang nakakatanggap ng kaligtasan sa mga Bible seminar at summer retreat? Bakit po sila naliligtas? Especially kung may Bible seminar at summer retreat. Dahil po ba maganda ang church building? Dahil ba sariwa ang hangin? Dahil gusto ng mga tao ang mabuting magtrato sa kanila? Hindi po. Kung hindi po dahil sa ang mga newcomer ay napukaw ng mga tapat na panalangin ng mga kapatiran, pagnanay sa mga kapatiran at pag-ibig na maipahayag ang ebanghelyo sa iba. At dahil po sa kumikilos ang banal na espiritu sa atin, kaya nagagawa nilang maunawaan, sa huli nananampalataya sila sa biyaya ng Diyos. Alam po natin ang pugon, di ba? Ang pugon, doon ang mga dumi at hindi magagandang mga bagay ay natutunaw at natatanggal. At ang lumang bagay ay nagiging bago sa pugon. Gaya po nito, kapag ang makasalanan ay pumasok sa pugon, ang summer retreat, sila ay nagiging mga bagong nilalang. At ang mga makasalanan ay nagiging mga anak ng Diyos at silang mga nararapat mapunta sa impyerno ay nagiging mga mamamayan ng langit. At nagiging bago po sila. Hindi po ito isang himala? Magagawa po ba ito ng tao? Hindi po. Diyos po ang gumagawa ng bagay na ito. Magagawa lang ito ng Diyos.
Sa awit 116 verse 12, ano ang aking susukli sa Panginoon? Salat niyang kabutihan sa akin. Tayo po ang mga nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya dapat nating suklian ito. Paano? Awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay sasalaysay. Ano ang dapat gawin habang tayo po ay nabubuhay? Awit 66 verse 16, kayo magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Alam po natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Minahal ako ng Diyos na isang makasalanan, namatay siya para sa akin, at sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, pinatawad niya ng walang hanggan ang aking mga kasalanan. At dapat kong ipahayag na dahil sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya ako ng panibagong buhay at pag-asa. Ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat mamatay kundi mabuhay ay upang ipangaral pa ang Ebanghelyo. Subalit kung ang Kristiyano ay nananatiling tahimik at walang pagnanais na ipangaral ang Ebanghelyo, siya ba talaga ay tunay na ligtas? Ayos lang po ba na wala kang gawin kapag nakita mo ang isang tao na nalulunod at sasabihin mo na lang na, oo, ang taong ito ay nakakaawa. Kung alam mo na ang buhay mo ay mahalaga, dapat mo pong malaman na ang buhay ng iba ay mahalaga rin. Mamamatay tao, siya pong pumapatay ng tao at upang makakuha ng pera. Pero mamamatay tao din po yung pinapabayaan ng ibang tao na mamamatay. Tinatawag siyang indirect killer. Kung ang isang tao ay mamamatay pagkatapos ng aksidente, nakita mo habang nagmamaneho ka, pababayaan mo lang ba siya? Kung iisipin mo ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya, ipagpapaliban mo muna ang iyong ginagawa, gagawin mo ang lahat ng paraan para sagipin siya. Napakahalagang gawain po talaga ang magligtas ng isang tao na pupunta sa walang hanggang impyerno. Kesa John 5:21, sapagkat kung paanong ibinabango ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Kumilos po tayo upang magligtas sa mga patay. Magagawa din po natin ito. Sa John chapter 5 verse 17, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ng aking Ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Dahil si Jesus ay gumagawa, dahil gumagawa ang banal na Espiritu sa atin, dapat tayong gumawa para iligtas sa mga patay. Dahil po dito, tayo po ay nasa mundong ito. Kanina po ang ating choir, inawit po nila yung awit papuri, Work for the Night is Coming. Opo, bago ang takip silim, bago ang pagtatapos ng panahon, ang Panginoon ay darating sa katapusan ng panahon. Pagkatapos, wala na tayong panahon upang gumawa pa. Kaya sa katapusan ng panahon, sabi po, Kawikaan 10 verse 5, siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Kaya dapat po nating gawin ang ating makakaya upang iligtas ang isa pang kaluluwa sa panahong ibinigay sa atin. Subalit, ayos lang po ba na tayo magkaroon ng espiritual na pagkakatulog at magkaroon ng makamundong panaginip? Sa summer retreat na ito po, dapat po nating makamit ang dakilang gawain na gabayan ang mga kaluluwa patungo po sa Diyos. Huwag po nating kalimutan na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga naunang Kristiyano upang iligtas ang mga makasalanan. At sa panahon din pong ito, dapat po tayong sama-samang manalangin at magpawis. Mayroon pong tanyag na kasabihan na kung ang sundalo ay labis na nagpawis sa pagsasanay, kaunting dugo na lang ang lalabas sa kanya sa labanan. Kaunting tao ang mapupunta sa impyerno kung ang mga Kristiyano ay lubos na magpapawis, magpapagahan at magsasakripisyo. Sa panahong ito ng summer retreat, magkakaroon po tayo ng dapat iisang isip at sama-samang kumilos ng gusto para iligtas sa mga kaluluwa. Maraming mga tao ang umiiwas sa mainit na panahon at sila'y nagbabakasyon sa mga dagat, nagkakaroon ng masayang karanasan sa paglalakbay. Subalit tayo, ibabalik natin ang ating kalayaan upang magalak sa mga bagay ng Diyos at pumunta sa retreat center upang iligtas kahit isa pang kaluluwa. Tayo ang mga tao na voluntaryong nakikibahagi sa gawain ng Diyos.
Kaya umaasa po ako na lahat tayo ay makikibahagi sa gawain upang maraming mga kaluluwa ang maligtas at tayo ay makapagbigay ng kasiyahan at ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong dakilang biyaya na tinawag ninyo kami sa gitna ng maraming tao sa huling salinlahi na itinakda ng Diyos. Alam po namin ang araw ng huling panahon ng biyaya ay matatapos na at naghihintay na ang galit at paghuhukom ng Diyos sa mundong ito. Sa mga huling araw, ibinigay niyo po sa amin, Panginoong Diyos, ang Ebanghelyo na nagbigay sa amin ng dakilang pag-ibig, biyaya, buhay na walang hanggan, at pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Kaya kami po ay walang dapat na ikahiya sa Ebanghelyo, na siyang may kapangyarihan upang iligtas sa mga taong mananampalataya, at hindi po dapat kami maging tamad na ipangaral ito sa ibang tao. Panginoon, pakiusap, kumilos po kayo ng husto, upang maraming mga kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng summer retreat. Gayun din po, hayaan po ninyo kaming magkaisa sa panalangin, pakikibahagi, pagpapagal, sama-sama upang muling magligtas ang Diyos ng maraming tao sa pagkakataong ito at upang makapagbigay po kami ng dakilang kaligayahan at kaluwalhatian sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.